This is gonna be the final match of the series. Game number 7 ng ating World Championship for Mobile Legends Bang Bang M2 Myanmar laban sa Pilipinas. And now Bren Esports, nakakuha sila ng Loyi para kay Few para magawa nila yung poke na gusto gawin dito ng Bren Esports. Of course, ang dami na madalas na sinasabi ng Bren Esports na they like the poke. Poke lineups na may pwede nila ilabas dito. Pero mukhang may skirmish doon sa middle lane para lang doon sa Litho Wanderer. Ang nakuha pa nga ng Litho Wanderer, not really clear on who got to take it. Alam mo, ang power spike talaga dito for the Burmese Gold side is itong sikit. Ito ang kailangan talaga nating bantayan dito. Meanwhile, naman dito sa Bren Esports, medyo scaling. Ang ganda na pagkakahook doon by Q-Bot. Easy! Oh! The dispersion rotation. Duality. Nakita mo yung damage nung pinagdikit doon si Kid at si Maybe. And that was a glimpse of what about to happen during team fights. At ang ganda nga doon nung rotation ni Flap. Actually, just in time na napabalik doon ng Burmese Ghost. Kung wala ata si Flap doon, baka isipin pa nila na labanin yun eh. Mm-hmm. But again, the duality, the dispersion, and the rotation, yung combination ng ng Loyi kung bakit masakit, and a lot of people na ayaw talaga kalabanin yan in the early game, ang taas ng damage kahit isang minuto pa nga lang. Oo, pero kailangan nilang mag-ingat doon sa mga ganong klaseng sundot ni Maybe as it could get very deadly para sa side dito ng Bren Esports. Buti na lang may mga purify yung dalawang mages dito ng Bren Esports as they could be able to cancel it out. Even na Rebo, pwede siyang umalis agad sa may King's Calling if actually needed. So, Burmese Ghoul, they could potentially be the one to set the tempo here on the game since nasa kanila ngayon ang Brody, let alone nasa kanila din ang Lunox. And wow! Masakit! Masyadong masakit dito si Kuya Few! Wala pang level 4 yan, hindi makakahook dito si Maybe. And ang Bren Esports, nag-umikon na sila dito sa May Turtle Pit. Mukhang may magkaka-rotation or magkaka-ultimate dito si Loyi. Na-force out na nga yung Power Forger Brilliance. Bren Esports, tuloy pa rin ang laban nila. Rebo, nagpo-focus pa lang siya doon sa bottom lane for the gold lane. Kailangan nilang gawin yun. And again, the damage from Few. Isa sa mga X-Factor natin dito, Rob. Hindi na ma-maximize ngayon ng Burmese Ghoul yung power spike nila. Oh! They are very strong. Sakit! On the first 5 minutes of the game, look at that. The diversion doon sa may bandang likod. That was only literally a diversion. Ooh! Pero si Few is actually get picked off. Nahuli doon si Few, pero si Ribo nakaka-farm pa doon sa bottom lane. Napagamit ng Bravest Fighter dito si Lapu-Lapu, pero si Flap TZ nagdi-disrupt dito. That's gonna be Carl TZ and Lusty. Hindi sila makakapasok sa Turtle Pit. Andun nakabantay ang Burmese Ghouls. Sa gitna, so Carl TZ and Lusty, hindi ata sila makakontest, pero hindi pa masyado naumpisahan dito ng Burmese Ghouls. Oo, pero nanoneutralize lang yon dahil si Ribo doon sa mabahay, uncontested yung kanyang farm. Pero dito si Flap TZ, under 3 members dito ngayon dito ng Burmese Ghouls. Yung Siba ni Lusty! Pero nila pagka ng King's Calling, pero bali wala double lang yun. Double kill! That was a double kill na magagaling dito kay Few. May susunod pa nga yata. At yun ay si Ruby Didi. But the Wall Church will be enough to kill doon si Few. Pero may comeback kill yon dahil si Carl TZ will be killing Ruby Didi. 3-4-1 trade na nangyari lamang ang Bren Esports. Ang problema sa Burmese Ghouls, si Ribo. Naiwan lang. Nagpa-farm lang dyan si Ribo. Tignan mo na nga, 2.4k ang goal niya dito. Palapit-lapit na siya para sa first main item niya. And now Burmese Ghouls, yung mga mangyayari dito, kailangan na nila mag-send ng isa para depensahan lang yung bottom lane. Yung masakit doon, hindi mahirapan dito ang Burmese Ghouls in a team fight. Alam mo, lumalamang na yung Bren. Lumalamang talaga sila dito, naiwan nila na nagpa-farm dito sa baba. At ito lang yun eh, nakita na natin yung King's Calling. Binagsak nila yun doon, pero it doesn't even matter. Well, wala pa naman dun si Ribo, that is the reason why they actually picked it. Pero it's all about Few making the plays and the damage. Another King's Calling ang magagaling dito kay Maybe. Hindi nahatak dun si Ribo, nagamit niya yung Purify para manegate yung hatak dun ni Maybe. Si Flap TZ, sobrang nabawasan dito. Kailangan na niya bumalik sa base. Lusty nag-position na spot out dito si Main Sitar. Kinombohan. And here comes Carl TZ with a blazing duet! And nakakuha ng isa ang Bren. Lumalamang dito ang Bren at lumalaki ang lead. Burmese Ghouls, medyo nahirapan. Hindi sila masyado makahanap ng momentum na hinahanap nila. Pero huwag natin kalimutan, meron pa silang Brody kay Ace. At ayun na, yun ang gusto nating alamin is kung kaya ba nilang i-neutralize. Dahil si Carl TZ ay nabitas!
The Wombo Combo na nilabas dito ng Burmese Ghouls. Kinumit nila lahat ng ultimate and that is gonna be a gold swing para sa Burmese. Pero kapit lang, hinga lang tayo Pilipinas kasi si Ribo sa bottom lane, ang daming farm na nakuha niya on that Harris. Nabasag din niya yung unang torre ng laro natin. Si Flap DC Tizzy nagsusustain dito. Ace and maybe, ginagamit nila lahat para lang mapitas dito si Flap and hindi makakatulong ata si Ribo. Pero gulong, tuwalon at nakabalik pa nga si Flap Tizzy. Oh no, ang kunat na ang gulong. Yun yung literal talagang nalangin ng chicharon. Dahil si Ribo dito ang makakatakas na we're using that Zaman Force. And ngayon, Reptar, dikit ang gold. Pero tayo ang unang nakakuha ng tore. Pero ito ang iisipin mo. Power Spike, nasa Burmese Ghoul yun. Pero sumasabay ang Bren Esports sa early game. We have the Claude, we have the Harris. Meron din tayong Low Yi, the magic damage on the zoning eye ang nandun para sa atin. Sila, si Sisipa, and dito si D. And si Ribo, the combination is there. Si Maybe ginamit yung King's Calling para negate dito si Ribo. And mukhang makakalaban dito ng Burmese Ghouls. Nahuli si Ribo at nahuli si Lasty. Double kill yun para sa Lapu-Lapu. Si Kid, nakita dito si Pew. The dispersion, the rotation, the duality. One for one, Pew versus Kid. Adol ng mga kids versus the Kid of Burmese Ghouls. And mahuli dito si Pew. The rotation by Ruby DD. At nakatakas pa nga dito si Kid with a power forward and brilliance. Pero shutdown naman para kay Flap TZ. Nakahaganti pa dito ang Bren Esports. 2-for-1 na ang lead ng torre natin. But ang Bren Esports wala pa sa talo. Andito pa rin sila sa laban na to. Ang nangyari kasi doon eh, sobrang fortunate na nandoon si Maybe. Ang saktong-sakto yung lapag ng King's Calling as two heroes ng Bren Esports. Talagang nagre-rely with the mobility, with their dashes. Sakto yon si Lusty at si Ribo yon. Pero si Carl TZ rito, mga kaibigan, still got the form as Kid is about to go down dahil si Ruby DD medyo na late ng konti. Si Carl TZ, buo pa buhay niya, hindi pa ata papasok. Pero yung push na ginawa ng Bren Esports galing sa top, papuntang purple buff, yung parang mukhang hinahabol nila mga member ng Burmese Ghouls. Ginawa lang nila yon para maka-farm si Carl TZ. And si Ribo, look at that, Zaman Force, basic attack, 2-for-2 na ang tore natin. It's still a close game, neck to neck pa rin tayo dito sa World Championship Grand Finals, Kuya Rob. Umihinga pa nga. All the while, Bren Esports are actually taking the lead as Bren. Ngayon, Burmese Ghouls, sumasapak-sapak sila ngayon dito, Reptar. Pero kung mapapansin mo, yung pwesto dito ng mga members natin, mas free gumalaw dito ang Bren Esports as Carl TZ is actually having the time of his life na mag-farm sa mga jungle nila. King's Calling, pero Tortoises Precious ang kinakain dito ng Burmese Ghouls. Ayaw mo na sobrang malapit sa iyo si Flap TZ. And that's gonna be Carl TZ going in. Art of Thievery, mataas, pero hindi siya makakahanap ng opening kung makapasok. 35 seconds hanggang mag-spawn nung pa ang segundong turtle natin sa laro na to. And Flap TZ trying to find a bit of control there in the bottom lane. It's still a really close game. It can be anyone's game, Kuya Rob. It is. Totoo yan. It's anyone's ball game talaga to, Kuya Reptar. Itong gitnang torre ngayon ng Burmese Ghoul, ito yung talagang nag-hold sa kanila para hindi makapag-snowball dito ang Bren Esports. As Pew is about to go down, yung King's Calling nilapag na dito. Dami ang tanong, papalag pa kaya rito ang Bren Esports as they are about to disengage? Nirirespeto nila dito ang burst damage ng Burmese Ghouls as they are about to take na lang yung turtle at mukhang hindi yata magko-contest. Tignan mo yung pwesto dito ni Ruby Didi. Kinakot niya yung minion wave para mabasag ng Burmese Ghoul yung gitnang torre. Carl TZ papasok na dito, Bren Esports. This could be a big moment of the Blazing Duet. The Wild Charge, hindi na-interrupt si Carl TZ. Buhay pa din dito ang Bren. Buhay pa rin si Carl. The first damage na nilalabas ang Burmese Ghoul. That's gonna be a 1-for-1 trade. Flap and Ruby DD ang nawala. Pero buhay pa rin ang mga carry. That's gonna be a pull. Hindi nahatak si Carl TZ. Muntika na yun. 1-for-1 trade. A close game. And yung nangyari doon kung bakit nakuha ng Bren Esports yung turtle is because nakita nila, nag-overcommit sila ng ultimates dun sa gitna bago nag-turtle ang Bren. So Bren, kukunin nila yung turtle kasi alam ng Burmese Ghouls or alam nila na alam ng Burmese Ghouls na masyadong risky kung i-contest natin to. Kailangan i-approach ng Bren Esports tong mga team fights nila carefully. Possible, mas ang pinakamagandang scenario dito, Reptar, e mabait nila yung King's Calling for them to be able to go doon sa may backlanes mismo ng Burmese Ghoul. Kasi itong si Ace, sobrang bantay sarado to eh. Look at Lusty, looking in onto maybe. Pero kalma lang muna dito ang Bren Esports. They have the map. Oh! They could potentially be the one to take the Lord. Pero look at here on the bottom. As the
ay mawawala by Carl TC. Sama po pa si Flat TC. Dahil dito, si Few, sinuzone out yung dalawang members ngayon ng Burmese Ghoul. Nakaka-invade na ang Bren Esports sa jungle ng Burmese Ghoul. Si Grock na sa top lane para makasplit push lang. Pareta na ang Bren. Sila ang lamang. Kulang dito si D. Kulang si dito sila ng damage. Si Lusty with a knockup. Si Ruby DD ang disipa. Maybe as well. Si Flap masyadong malalim. Pero si Flap ang grabe ng zone out dito ni Flap TZ para sa Bren Esports. Lusty with a kick. Flap TZ na wala. Si Carl TZ ang naking calling dito. But the Blazing Duet is there. Papasok si Carl TZ with the BMI. And si Kid ang mauhuli ni Carl. Bumalik si Carl. Ito si Ruby DD. Mauhuli si Ruby DD. Dalawa ang nawala sa Burmese Ghouls. Double kill para kay Carl TZ. Ang ganda, hindi pa yata sila tapos doon as they are about to go for a diversion doon sa may bottom lane. Maganda na rin yun dahil pwede nilang kunin ngayon dito ang Lord Reptar dahil dalawang members dito ng Burmese Ghoul into the Death Timers is more than, well, mga 20 seconds pa yon. Pero ngayon, kalmado muna tayo. Tignan mo yung Gold Reptar. In terms of map control, tayo ang nakakalmang. Pero yung Gold, hindi naman nalalayo as this Burmese Ghoul may farm dito si Ace. Kung mapapansin mo, ang galing din ng kanyang spacing. Hindi rin siya basta-basta ang pumapasok. Pero kailangan lang ulit-ulitin ng Bren Esports yung ginawa nila kanina. Even Ruby DD, nababurst daw na ngayon ng Bren Esports. Yeah, and now Bren, really close. But it's still a long game. Lord na, inumpasahan dito ni Carl TZ. Back siya, nasa likod. Magka-cut-off ata dito si Flap. And the positioning of Bren Esports, lamang sila dito, hindi pa siyado makalapit ang mga member ng Burmese Ghouls. This is for the Lord, potentially for the championship. Papasok si Ruby DD and Bren Esports, the discipline. Nireset nila yung Lord, hindi pa sila. Pero si Carl, hinahabol si Ruby DD. He smells blood, he smells a kill. Tignan mo naman, nasusunog dito. Thumbs up! Galing kay Carl TZ. Buhay pa naman dito ang Bren. Mega kill for Carl. And lamang na ang Bren Esports dito para sa turtle fight. Pero Lord fight para si Lusty ang nahuli na King's Calling. Nakagamit sila ng ultimate para Bren Esports. Blood, Blazing Duel. Yan tsaka yung Zaman Force Unstoppable. Oh my god, tatlo ang nawala sa Burmese Ghouls. Apat na double kill kay Rebo. Bren Esports in the lead. Sila pa ang makakakuha ng Lord, Kuya Rob. Hindi lang Lord, dahil yung diversion ginamit na doon sa may bandang gitna dahil potentially na pwede na rin nilang makuha yung base turret dito sa may bandang gitna dahil dito si Kuya Rebo gumamit na ng Zaman Force with a Chrono Dash. Ano ngayon? Pupipili pa kayo ng Mincitar pero wala lang namang nagagawa yon dahil pumapalag-palag na ngayon dito ang mga Mievrebel. Carl TZ blazing the wet and sa likod na huli to si Kid. Monster kill for Carl TZ at Bren Esports. It's looking real, Philippines! Yung World Championship natin, buhay pa rin. Si tayo ang lamang. Pero lalaban pa rin ang Bren. Disiplina lang para matapos ang laban. Oh my! The plays here from Bren Esports. Yung diversion dito ni Few. Ito yung nagbibigay ng anxiety ngayon dito for Burmese Ghoul. Hindi nila alam kung saan sila pupweso. Hindi nila alam kung go-go ba doon yung Bren Esports. And somehow, itong bato na to, ultimo siya yung bato, pero ang lambot! The Lord is here, and Bren Esports, they smell blood. 6K ang goal dito nila. Si Flap TZ gumugulong na yun. Dumetiretso na at Bren Esports, kinukuha nila yung mga tore dito. Bottom tower, ano wala na para sa Burmese Ghouls. Ultimate saka nakumita. Si Fio, ano po first stand. Si D sa likod. Pero ito, si Rebo! Si Kuya mo, Rebo! With the Zaman Force! Few, Lusty, and Carl TZ sa likod. That's gonna be a 2-for-1 trade. Godlike, Carl TZ! Yung big duet! Carl TZ, double kill, BMI, eto na ata, Pilipinas, Bren Esports, ang inyong World Champions! Bren Esports! Pwede ko na sabihin!